Yan mga boss, yung ating mga alaga. At magbablog sana ako mga boss, ano? Pero hindi ako maayos-ayos sa aking pagbibideo mga boss dahil ang iingay ng mga alaga natin. So, hindi pa man sila talaga dapat kainin mga boss ay pinakain ko na rin dahil ang iingay nila mga boss. Hindi talaga ako maayos-ayos dito sa pagbablog natin mga boss kasi meron sana akong ituturo sa inyo. So andito yung ating mga lagayan ng feeds. May kwarto tayo dito talagang separated lang mga boss ano para lagayan ng ating mga feeds, mga gamot mga boss. Ayan no. Ang daming mga gamot natin mga boss talagang yan ay nakaantabay para sa ating mga alaga mga boss. Dahil hindi naman maiwasan na magkaroon talaga ng mga problema yung ating mga alaga mga boss. Ano. Kaya dapat lagi tayong handa. Ika nga Boy Scout mga boss. Ano. So kain muna kayo dyan at tayo ay may pag-uusapan muna dito mga boss. Dito muna tayo sa ating inahin mga boss. Ano. So itong mga inahin natin dito na nasa farrowing area, malapit na kasing iwalay yan mga boss. Eh. Nasa 9 days na lang. So that is more than 1 week na lang mga boss. So malapit nang iwalay ito mga boss. Ang lalaki na nga ng kanyang mga alaga, yung kanyang mga biik talaga. Oh. Kita nyo naman yan mga boss. Oh. So maaring ito nasa 7 kilos na rin mga boss at malapit na. So 7 to 9 kilos mga boss or 8 to 10 kilos ang ating winning weight. Okay naman yan mga boss. Ano? So okay na po yan. At lalaki pa naman yan mga boss. Pero yan malaki na sila at may panahon pa para ito nga mga boss. Nag-uumpisa pa lang yan matutong kumain. Ano? Naglalagay pa lang kami ng pakain dyan. Pre-starter yung gamit namin. Na ang brand ko mga boss ay Pigrulac dito talaga. Yun yung ginagamit ko sa ngayon. So ito, pag-usapan muna natin yung inahin mga boss kasi malapit na ngang iwala yan. At kailangan meron tayong gawin para mabilis yung kanyang paglalandi talaga. Ano? So kailangan marunong tayong magkondisyon sa ating mga alagang inahin para yung kanyang dry period o yung panahon na hindi siya buntis ay maikli lamang para talaga tayo ay kumita ng maayos mga boss sa ating pag-alaga ng ating mga inahin. Dahil dito naman sa ating farm mga boss, meron tayong fattener pero more on talaga yung aking production dito ay sa piglets lang talaga. Ano, pero meron tayong mga fatteners din sa ngayon. Marami po yan mga boss. Ngayon, ito umiiyak. Yan mga boss ano. So, ang gagawin natin mga boss, 1 week bago iwalay yung ating inahin, damihan na natin yung pakain sa kanya mga boss para makondisyon talaga siya yung kanyang katawan ay bumalik sa dati mga boss yung nutrition mga boss. Hindi lang yung laki ng kanyang katawan kundi yung sustansya na nasa kanyang katawan kasi kalimitan mga boss ang nangyayari sa iba ay akala nila mataba ay ayos na. Kumbaga yung maganda yung katawan eh ayos na para sa kanila. Hindi naman ganun mga boss. Ano? Dapat kasama dyan yung magandang pangangatawan at talagang proper nutrition yung naibibigay natin sa ating mga alaga mga boss. Ngayon, yung ating ginagawa dito para matukoy na natin yung mga dapat gawin. Ano? Bago pa man tayo magwalay, kailangan meron tayong gawin. So, ang ginagawa natin sa kanya mga boss bago iwalay, sa kanyang painom mga boss at sa kanyang pagkain, ay meron tayong inimimix na mga vitamins na that is very important sa pagkukondisyon mga boss ng ating inahin. So, sa kanyang painom dahil sa wheat feed naman kami dito mga boss, naghahalo kami ng Vitamin Pro mga boss. Ang Vitamin Pro natin mga boss yan ay 5 grams kada gallon of water. So napakunti lang pero maganda at napakalaki ng benepisyo para sa ating inahin. Tapos sa kanya namang pakain ay may mga premix na tayo ng sisikal mga boss. Ano? So doon sa ating lagayan ng feeds meron doong tub. Pinamimix ko yon ng sisikal yung gestating feeds mga boss at saka yung lactating feeds meron din yung premix. At saka ang pinakamahalaga dito mga boss, ano? Yung sa pagkain niya ay kailangang taasan natin. Ngayon, pag tinaasan natin ng lactating feeds mga boss, ang mangyayari din naman, mag-overproduce ng gatas. So, yan ang magiging kamalian natin. Hindi lactating feeds yung itataas natin mga boss. Ang gagawin natin ay ganito. Ganito mga boss, ano? So, dapat yung pagkain sa kanya ay medyo madami. Sa ngayon, ang sinabi ko sa tagapag-alaga natin dito, pakainin niya ng 6 kilos a day.
3 kilos umaga, 3 kilos hapon. Kayang-kayang ubusin ang ating baboy, mga boss, ano? Basta meron lang tayo mga supplementation. Ito, mga boss, oh. Nandito yung ating lagayan. Ito, Vitamin Pro, mga boss. Ito ang ating Vitamin Pro. So, yun, mga boss, oh, yung ating Vitamin Pro. Tapos, yung sisikal naman natin, mga boss, inilipat yata ng aking tagapag-alaga dito sa lagayan ng Vitamin Pro. Kasi yung 1 kilo ng sisikal kasi, mga boss, ay ano yun? Naka-sachet na malaki. Yung parang plastic lang na malaki. Hindi ganitong canister, mga boss. Ano? So, ang ginagawa ng tagapag-alaga ko, meron dito tayong lactating yan. Pigrulac milk maker. At saka yung itong gestating feeds, mga boss. Ay naka-premix na yan yung sisikal, mga boss. Ito sa tub. So, meron na yung sisikal, mga boss. Ngayon, yung pagmimix naman ng sisikal, check nyo na lang yung ano, dosage, mga boss, ng ating gamot, ano? So, ang ginagawa namin, mga boss, ano? So, ang sabi ko sa kanya, di ba, lactating feeds, mga boss, yung kinakain dapat ng nagpapasoso. Ngayon, kung dadamihan mo yan sa isang araw, edi mag-o-overproduce ng gatas, mga boss, ano? So, ang gawin natin, mga boss, ay dagdagan yung kanyang pakain, pero hindi lactating yung idadagdag mo, kundi gestating feeds, mga boss. So yan, mga boss, yung ginagawa natin dito para may kondisyon yung ating baboy. So, ang pakain namin doon sa dahil sa lilima lang naman yung kanyang anak, 1 kilo lang ng lactating sa umaga, 1 kilo hapon. So, 2 kilo yan ng lactating feeds kada araw. Ngayon, dahil sa gagawin nating 6 kilos, ang idadagdag natin na 4 na kilo ay dito na sa gestating feeds, mga boss. Yan, gestating feeds ito, mga boss. Yan. Nakalagay naman, yun, hug gestation, mga boss, ano. So, yun, mga boss, ano. So, ang mangyayari, 1 kilong lactating sa umaga at saka 2 kilo ng gestating, mga boss, ang mimix natin. So, yun, ano. So, 6 na kilo kada araw ay talagang makukondisyon yung inahin mo niyan. Talagang maganda yan. Tapos, naghahalo pa rin kami dito ng darak, mga boss. So, kada kain, mga boss, 1 takal ng darak. So, ang ating takalan, mga boss, na ginagamit, asan na ba yun at nawawala pa yata? Ito. So, 1 takalan, takal na ito, mga boss, ng feeds ay 1 kilo. Pero, syempre, ang darak ay mas magaan, kaya hindi 1 kilo ito. Tinantya ko ito dati, mga boss. Ito ay nasa 1 takal na ito ay malapit sa 1.5 kilo lang. Yan, mga boss. 1 takal na ito. Ngayon, yun yung kakainin ng ating baboy. So, halos sa 1 kain niya ay aabot tayo ng 4 na takal. 1 kilo ng lactating, 2 kilo ng gestating, 1 kilo ng 1 takal ng ipa. Ang ipa naman natin ginagamit ko yan, mga boss, para yung tahi ng baboy natin. Yung tahi niya talaga ay wheat feed kami, mga boss, ha. Wheat feed ito, dito binabasa namin yung pagkain bago ipakain dun sa inahin. Yan yung mga boss, wheat feed kami, oh. Kita nyo naman yung aming pagpapakain, wheat feeding po yan. So ganyan kami dito magpakain, mga boss, ano. So para may condition natin yung ating baboy talaga, para bumalik yung tikas at ganda ng kanyang katawan, para maikondisyon sa kanyang malapit na paglalandi, mga boss. Kasi dapat yung inahin natin 30 days, iwinalay natin, ano, yung kanyang mga beak, pati siya. So nagwalay tayo 30 days, dapat 7 araw lang, 5 hanggang 7 araw ay dapat maglandi na po yung ating mga inahin, para hindi sayang at mahaba yung kanyang dry period, mga boss, ano, para makastahan agad. So maliban sa doon sa mga gamot, mga medication, Vitamin Pro, sisikal, sa ating pagkain ay dinadamihan namin yung pagkain sa kanya, para talaga yung nutrisyon na kailangan ng kanyang katawan ay makuha niya, mga boss. Yung kasi ang nagdidikta para maglandi ulit yung ating inahin, mga boss, ano. So para maging mabilis, at ipapakita ko yan sa ating mga vlog, kaya mag-subscribe kayo sa ating mga vlog, mga boss, ano, sa ating channel, upang makita ninyo yung ating mga ginagawa dito sa ating mga baboy, at malaman nyo yung maayos na pag-aalaga ng mga baboy. Hindi naman sa tayo kung ano pa, mga boss, ano, pero para malaman nyo din at kayo ay kumita sa pag-aalaga ng mga baboy. Kita nyo naman yan, mga boss, at malalaki na ang ating mga alaga dito. At yan ay kinukondisyon na namin yung aming inahin para sa kanyang malapit na pagwawalay. Kaya yun, mga boss, ano, 6 kilos a day kaya niyang kainin, mga boss.
Kung hindi naman kaya yung 6 kilos, 5 kilos, okay na yun mga boss. Basta, taasan ninyo yung pagpapakain sa kanya. Yung nakamix, yung lactating at saka gestating feeds. Yung ito, lima lang naman to, hindi maraming dumidede. Kaya ang ginagawa ko, 2 kilos lang a day. Isang araw ng lactating at saka 4 kilos ng gestating feeds mga boss. Ano? Ang iba, ang ginagawa ay inihahaluan ng grower feeds mga boss. Pwede namang grower feeds mga boss. Ano? Pero yung talagang pagkain para sa mga inahin ay gestating mga boss. Gestating feeds ang may tamang formulasyon or formulation para sa mga inahin na kinukondisyon o kaya'y buntis. At para sa pag nagpapadede naman ay lactating mga boss. Yun yung tamang formulasyon ng pagkain para sa kanila. Kasi kung grower mga boss ay grower ay para sa mga fattener. Dito mga boss. Pero para sa buntis at nagpapasuso, lactating at saka gestating feeds ang para sa naman sa kanila. So yan mga boss, at magiging maganda din yung kanyang katawan dahil may siyam na araw pa naman tayo bago magwalay. Kaya pero sa ngayon maganda pa rin naman yung kanyang katawan mga boss. Hindi naman siya yung nangangayaya talaga. Lalo naman dahil sa lilima lang naman yung kanyang pinapadede. Kaya ayos na ayos mga boss. So siguro mga boss, yan lang muna yung ating video sa ngayon. At sana may natutunan po kayo sa ating video tutorial sa pag-aalaga ng mga baboy. Salamat po. God bless po at salamat sa Diyos sa inyong lahat.